Attorney George. Kasama po natin siya sa Radio La Verdad 1350. Good morning, Attorney George. Good morning, Kong Erin. At good morning sa lahat ng mga kasamahan natin dyan. Ano ang pag-uusapan natin ngayon dyan sa huntahan mamaya? Siyempre, mamaya ay gaganapin yung pagdinig tungkol sa overpriced Iloilo Convention Center. At ang sinabi ay si Senate President Drillon ay hindi magpa-participate dyan. Tingnan natin dahil para naman malaman natin kung talaga bang may pinapanigan o yung sinasabing bias daw kapag ka mga pro-administration ang naakusahan. At the same time, kung rin napapansin natin siguro sa ating mga kababayan, masyadong umiinit na umiinit ang pamumulitika dito sa ating bansa. At si Senator Coco Pimentel ay nagpayo pa sa ating Pangulo na hindi at huwag makialam sa investigasyon dyan sa Senado. Para sa akin na kung rin siguro kinakailangan na rin sa puntong ito na ang ating Pangulo ay may mag-position na siya dahil nagugulo na rin siguro kahit yung mga kanyang kapartido dahil hanggang ngayon hindi nila malaman sino ba talaga yung sinusuportahan ng presidente natin, sino ba talaga ang endorse niya, talaga bang si Secretary Marrojas o kaya itong si Vice President Binay. Sa bandang uli, siguro ang kasagutan sa katanungan ng ating mga kababayan kung bakit ganyan ang pamumusisyon ng ating Pangulo ay dahil sa, well, yung relasyon ng ating Pangulo sa Vice President at syempre yung kanyang pagiging chairman ng Liberal Party na kung saan andyan naman po si Secretary Marrojas. Oo nga, pinag-usapan nga namin dito, Attorney George, yan kanina. At sinabi nga namin, ito'y private message na pinag-usapan ni Senate President Frank Drillon at ni Pangulong Aquino. Mm-hmm. Tapos biglang lalabas sa media. So, ang tanong lang parati natin na bilang political observers, ito ba ay sinasadya? Dahil kung private message ito at hindi dapat lumabas, eh bakit pinalabas? Palagay ko kaya talaga pinalabas siyang Kong Erin ay upang kahit paano nga. Kasi alam mo Kong Erin, ako yung nasa Liberal Party, gulong-gulo na rin ako kung ano talaga ang posisyon ng ating Pangulo. Pagkatapos naandyan pa sa ating gabinete ang Vice President na kung saan tumutuligsa sa mga kasamahan mo, pati yung mga ginagawa ng ating administrasyon. So bakit natin minimaintain yung Vice President na ganyan? At the same time, doon naman sa side ni Vice President Kong Erin, nagugulo na rin sila dahil halimbawa si Congressman Toby Chanko, siya tumutuligsa sa administrasyon, talagang nilalabanan niya ang administrasyon, and yet yung kanyang principal ay nasa administration pa. So ngayon hindi masyadong hating-hati o hindi mo nakikita yung political colors ng bawat isa. Hindi mo malaman kung ganito, kung kaliwa, hindi mo malaman kung kanan. Siguro mas maganda na ma-define na at this point para mas makapamili ang mamamayan, ano ba ang ating pipiliin? Yung somebody na makapagtutuloy ng mga nagawa ng ating Pangulo at ng kanyang administrasyon, somebody na nakasama niya sa kanyang administrasyon, o yung somebody na nag-uupo sa kanya, nagsasabing mali ang mga ginagawa niya, o yung somebody na third party, hindi pro-admin, hindi anti-admin, pero yung ika nga third force. So sa puntong ito, dapat may mga ganun na tayo upang mas makapamili ang sambayan ng Pilipino. Okay, maraming salamat Attorney George. Take it away. Maraming salamat Kong Erin. Yan po si Attorney George Garcia. Mapapakinggan po ninyo siya sa Radyo La Verdad 1350 ngayong alas 7 na umaga hanggang alas 9 kasama po ni Beth Santiago at si Joe Castigador. At mamaya po alas 9 hanggang alas 10 ang Tinig ng Pilipino kasama po ng inyong lingkod si Congressman Eric Tanyada at si Miss Jackie Aquino.